Hi guys, welcome back to my channel po. Ayan, nandito na lang pa tayo for another video guys. It's been 1 month po na hindi po tayo nakapag-upload ng videos. Since December last month guys, so hindi po tayo nakapag-upload ng videos. Madami po kasi tayong ginagawa. Ayan, since ngayon is January, so nagkaroon tayo ng chance po to make a new video. And for today's video guys, yung gagawin po natin DIY is wisteria flowers po. Since wisteria flowers po yung gagawin natin DIY ngayon guys, so kakailanganin po natin ng madami pong bulaklak. Speaking of wisteria po, it's a blooming flowers, it's a full bloom flowers actually. So yun po yung gagawin natin DIY ngayon guys. Ayan, hindi na natin patatagalin yung video guys. Umpisa na po natin. Let's start po. Pag-alag yung video ka rin. Bakit? Wala lang. Sige na, okay lang. Okay lang. Ayan guys. Umpisa po tayo sa pinaka-petals po ng flowers natin. Kakailanganin po natin is yung crepe paper po. Ito po yung material na gagamitin natin for wisteria flowers natin guys. First step po natin is pufold lang natin itong crepe paper natin. Ayun guys, ito na po yung gagawin nating pinaka-petals po ng flowers natin. Yung laki po ng magiging petals natin guys is about 1.5 inch. And yung haba niya po is nasa 4 inch po siya. Yung next na gagawin po natin is ipufold lang natin siya. I-half lang natin siya guys actually. Yan. Then, dito sa pinaka upper part po, magka-cut lang tayo ng parang curve. Yan. Dapat po ito yung magiging shape po ng petals natin guys. Next step natin is i-fold lang natin siya into half again. Yan, ganyan po. Then fold natin ulit siya. Yan. Then, itong part po na ito, kailangan natin siyang ma-fold. Ganyan po. Yan, dapat ganyan po yung labas ng other side po ng petals natin. I-fold natin siyang ganyan, guys. Then, close lang natin siya. Ayan. Close lang natin siyang ganyan. Dapat ganito po yung labas po ng pinaka-petals natin guys. Then next natin is i-fold lang natin yung pinaka-bottom part. Yan. Then itong nasa may gitnang part na to, ilalabas lang natin siya. Line na natin siya palabas. Yan po. Dapat ganyan po yung pinaka labas ng petals natin guys. Yan po. Ito na po yung magiging petals po ng wisteria flowers natin. Ayun guys, next step po natin is mabalutan na natin itong pinaka bottom part po ng petals natin. Yung gagamitin po nating pabalot is yung regular na crepe paper lang po. Gagawin natin is iikot lang natin itong green dito sa pinaka bottom part para mabalutan natin yung pinakababa. Ayan po. Ayan guys, dapat ito po yung labas po ng pinaka petals natin. Yan siya. Yan siya guys. Next po natin is yung i-assemble na po natin yung pinaka flowers. Pag sinabi po kasing wisteria guys, yung flowers po ng wisteria is hindi po siya yung common na flower lang na nasa isang stem lang ng ganun. Yung flower po ng wisteria is actually para po siyang nakahanging, nakapababa po yung pinaka-flowers niya. So, yun po yung gagawin natin ngayon guys. Ayun, yung gagamitin po natin is yung floral wire, which is yung pinaka-small size po ng floral wire guys, para
pwede po siyang gumalaw anytime, pag, lalo na pag nahanginan siya, para hindi siya yung naka-steady lang. I-glue lang natin yung pinaka-petals, yung first petal po sa dulong part po ng wire natin, yan. The next po is babalutin na lang natin siya. Yan po siya, ganyan po dapat siya, guys. Then isusunod na po natin yung pangalawang petals po. Yan po. Same step lang din. Glue lang natin siya. Yung paglagay po ng pinaka petals, guys, is hindi po dapat pantay. Dapat may level po siya. About 1 inch po yung pagitan ng every flower po. Ayan. And next na po natin yung kasunod na petals. Same step lang po. Guglo lang din natin yung pinaka-petals dito. Ayan, ganyan. Ganyan po. Ganyan dapat yung labas ng pinaka-flowers natin, guys. Ulit-ulitin lang natin to, guys, hanggang mapu-full natin tong pinaka-wire natin. Mapupuno natin ng pinaka-flowers to. Ayan, guys. Tapos na po yung pinaka-flowers. Pero actually, hindi pa siya totaling tapos kasi itong part na to, dadagdagan pa natin ng flowers yan. Itong bottom part po, ganito po kasi yung labas po ng wisteria flowers natin, guys. Nakahang po siyang ganyan. Tapos itong upper part po, lalagyan din natin ng flowers yan. Pero hindi po siya single lang. Gagawin po natin is lalagyan po natin siya ng 3 flowers apart po. Ayun po, sa paglagay po ng flowers dito sa upper part na to, guys, gagawin po natin is mag-glue lang tayo ng 3 pirasong flowers po. Yan. Then ilalagay lang natin siya dito. Ayan po. Pagdikit lang natin yung 3, guys. Yan. Ganyan dapat po yung labas nung pinaka flowers natin. Single yung flower dito from the bottom hanggang dito sa gitna po. Then yung from dito po sa may bandang gitna paakyat sa pinaka upper part po. Dapat 3 flowers po yung magkakasama para maganda po tingnan yung flowers natin. Ayun, guys, tapos na po yung flowers po ng wisteria natin. Ayan po yung pinakalabas ng flowers natin, guys. Ayan, next step po natin, guys, is yung pinaka dahon po ng wisteria. Yun po yung gagawin natin. Yung gagamitin po natin pinaka dahon sa wisteria, guys, is yung green cartolina po. Gagawin natin is ipo-fold lang natin siya ng 4 na beses. Ayan po. Then, magka-cut tayo dito. Magpo-form lang tayo ng pinaka-down po ng wisteria dito, guys. Yan. Ganyan po. Yan po yung magiging down po ng wisteria, guys. Next step po natin is lalagyan na natin siya ng pinaka-holder niya. Lalagyan na natin siya ng pinaka-stem niya po dito. So, paggawa po ng down ng wisteria, guys, yung gagawin natin is, ipagdikit lang natin tong dalawang dahon na to. Tapos in between po, sa gitna po, dito natin ilalagay yung pinaka-stem po ng dahon natin. Ang gagawin natin is i-glue lang natin siya, guys. Yan. Then lalagay lang natin sa gitna yung pinaka-wire. Tapos ikalat na lang natin po yung glue. Yung paglagay ng glue, guys, dapat even po siya para mas maganda pong kapit ng ng glue natin. Tsaka pag dinikit natin tong dahon, maganda na po siya tingnan. Yan po.
Ayan, ganyan po yung labas po ng pinakadao ng wisteria natin, guys. Ayan, since wisteria po, sa isang daon actually ng wisteria is kailangan po natin ng 7 to 9 pieces po ng dahon po para makabuo tayo ng isang sanga ng dahon na ganyan po. So, yung gagawin natin, next step po natin is ipagsama-sama na natin siya. Iguglue lang natin dito yung floral tape natin. Ayan po. Yung pagitan po ng dahon po is about 1 inch din po siya. Then isusunod natin yung pangalawang dahon. Dapat sa pangalawang dahon, dapat dalawa po siya, guys. Dalawang dahon po yung kailangan natin. Ilagay lang natin siya. Ipatong lang natin siya sa taas. Then, babalutin lang din natin siya ng floral tape natin. Tapos, i-twist lang natin itong pinaka-wire niya, guys, para safe po na hindi matanggal yung pinaka-dahon natin. Ayan. Same step lang po. Yung kasunod na dahon is dalawang piraso pa din yung gagamitin natin. Same pa rin, patong lang natin siya. Then, i-twist lang natin, guys. Tapos, babalutin lang din natin siya ng floral tape natin. Ayan. Then sa pinaka bottom part po is yung last na dahon na. Same pa din, dalawang dahon pa rin yung gagamitin natin. I-twist lang din natin siya, guys. Yan. Yan po. Tapos i-secure lang natin siya. Iglue lang natin yung pinaka last part po ng balat natin. And ito na po yung pinakalabas ng dahon ng wisteria, guys. Next step natin is o-open lang natin itong pinakadahon. Yan. Yan. Ganyan po. Ito po yung pinakadahon po ng wisteria, guys. Ito po yung gagamitin nating dahon para dun sa flowers natin na ginawa kanina. Ayun po, next na po natin, guys, is since malambot po itong pinaka upper part po ng flowers natin, so kailangan po natin ng additional na floral wire po. Mas malaki po siya dito kaysa dito sa ginamit natin dito sa flowers. So, gagawin natin is i-glue lang din natin siya dito. Yan. Tapos itong excess po na wire natin, guys, is iikot lang natin siya dito sa malaking wire natin. Yan, ganyan po. Yan po yung, ito po yung magiging pinaka-stem po ng flowers natin, guys. Then, po-cover lang natin siya ng floral tape natin. Ayan po. Then, dito sa part na to, ilalagay na po natin yung pinakadahon. I-twist lang din natin, guys, itong excess na wire natin para kumapit po siya sa pinaka-flowers natin. Yan po. Tapos ayusin na lang natin siya, guys. Dapat yung pinaka flowers is naka-bend po siya pababa konti. Yan. Yan na po yung pinakalabas ng wisteria flowers natin, guys. Yan po. Yan siya dapat. Sa wisteria po, guys, is sa isang sanga po ng flowers po ng wisteria is
kailangan po natin ng madaming ganito. So, yung next na gagawin natin is ipagsama-sama na natin sila. Actually, mayroon na tayong nagawa. Ayan siya guys. Idadagdag na lang natin siya dito para dumami po yung bulaklak natin. Yan. I-twist lang natin yung wire natin guys. Yan. Pagsama lang natin sila. And ayan na po yung pinakalabas po ng wisteria flowers natin guys. Ito na siya. Itong upper part, dito lang dapat talaga yung pinakadaon natin. Ayan, dapat ganyan po siya. Nakahang lang po yung pinaka-flowers ng wisteria guys. Ganyan po yung labas niya. Then since maiksi lang po yung pinaka-stem po ng flowers natin, so kailangan po natin siyang dadagdagan po ng wire. Gagawin natin is magdadagdag lang tayo ng pinaka-wire dito para medyo umaba po yung pinaka-stem po ng flowers natin. Tipis lang natin sila. Pagsama lang natin sila guys. Okay po. So, babalutan lang natin din siya ng floral tape natin guys. And since hindi pa, konti pa lang po yung flowers natin, so gagawin natin guys is magdadagdag ulit tayo ng flowers para makabuo po tayo ng isang sanga po ng wisteria natin. Sa ilang sanga po guys, kailangan po natin ng about 3 or 4 na ganito para makabuo po tayo ng isang sanga po ng wisteria flowers. Same step lang din po, i-twist lang natin sila, ipagsama lang natin sila guys, yan. Ayan po. Tapos na po yung isang sanga po ng wisteria flowers natin guys. Yan. Ganyan po yung pinakalabas po ng wisteria. Since wisteria flowers po yung gagawin natin, so kailangan po natin guys ng marami pong bulaklak. Mas marami po, mas maganda tingnan guys. So actually may mga nagawa na po tayong mga bulaklak. Ayan po. Ayan sila guys. Ayan po yung mga nagawa natin, wisteria flowers. May mga nagawa pa tayo, mas madami pa po yung mga nagawa natin. So far ito na lang muna. Then next step po natin guys is i-assemble na po natin yung wisteria flowers natin. Sa wisteria po kasi guys, meron pong wisteria na yung pinaka-stem niya po, pinaka-puno niya po is parang kahoy. Meron din pong wisteria na parang vines lang, parang bagig po. Eh, since medyo matrabaho po yung pagpuno po yung gagamitin natin. So, yung gagawin natin na wisteria flowers guys, is yung pinakapuno niya is parang vines na lang, parang hindi po masyadong matrabaho po. Next step po natin guys is yung pinakapuno na po ng wisteria flowers natin para ma-assemble na po natin yung flowers natin guys. So, vines po ng wisteria flowers natin guys, yung gagamitin natin is alambre. Ayan po, mas mahabang alambre po yung kailangan natin. Since maliit lang po yung alambre guys, so yung gagawin natin is magdadagdag lang tayo ng kahit anong scratch paper po para lumaki lang po yung vines po ng wisteria flowers natin. Gugluo lang natin itong scratch paper natin dito sa pinaka-alambre natin guys. Yan. Ito
ito na po yung pinaka stem po ng wisteria flowers natin. Nagdagdag lang tayo ng scratch paper, guys, para lumaki po yung pinaka stem po ng flowers. Ayan. Next step po natin is assemble na po natin yung flowers. First step natin is idudugtong lang natin itong pinaka-flower dito sa dulong part po nung stem natin. Ayan. Tapos twist lang natin siya, guys, para hindi po siya matanggal. Ayan po. Then, gugluo lang natin yung floral tape natin, guys. Ayan, ganyan po siya dapat. Then yung ituloy-tuloy lang natin yung paglagay po ng pinaka floral tape natin. Babalutin lang natin lahat ito ng floral tape. Tapos from time to time po kailangan natin magdagdag ng sanga po ng wisteria flowers para makabuo po tayo ng isang buong vines po ng wisteria, guys. And guys, next step po natin is magdadagdag po tayo ng additional para dun sa vine natin. Since medyo kapos po yung pinaka-vines natin, so kailangan natin magdagdag ng about 36 inches po. This time po kasi medyo mahirap na po yung trabaho, so meron na po akong katulong. Si Jomar po, ayan. Siya po yung katulong ko sa pagkabit po ng wisteria, guys. Ayan, umpisa na po natin, guys, yung additional na para sa vines po natin. Ayan, guys, nagawa na po natin yung pinaka-bottom part po ng vines natin. Since pinaka-puno po siya, so ginawa natin is dudublin na lang natin siya para malaki po yung pinaka-bottom part niya. I-twist lang natin sila, guys. Pagsama lang natin sila. Ayan po. Then, ikakabit na natin siya, guys. Idudugtong na natin siya sa pinaka vines natin. Ay, guys, nadugtong na natin siya. Bali, ito na po yung pinaka puno po ng vines natin. Ayan, medyo malapit na rin natin matapos, guys. May dadagdag lang tayong ibang flowers pa para mas kumapal po yung wisteria natin. Hey, guys, nakadugtong na po yung vines natin. So far, ginagawa na natin yung pinakapuno niya. Ayan siya, guys. Po yung wisteria natin, guys. Dadagdagan lang natin siya ng flowers para mas kumapal po yung bulaklak niya. Ako lang yung taga-video. Ang galing naman ng katulong ko. Soon magkakaroon din siya ng ng sariling YouTube channel, guys. Abangan niyo na lang po yung yung channel niya, guys. Mayra tumar. Sure. Mm-hmm.
Nangangalay lang. Nakangalay. Yung gamit pala nating ano guys, pambalot dun sa pinaka-vines is floral tape po. Mas recommended po siyang gamitin kasi hindi po siya napupunit guys. So, mas maganda po yung labas ng ano, ng magiging vines natin pag yun po yung ginamit natin. I guess gagawin na natin yung ano, yung pangdugtong natin doon sa pinaka wisteria natin. And ito po yung another po na ano, na bulaklak para doon sa wisteria flowers natin. Dadagdagan lang natin siya ng stem tapos ikakabit na lang natin siya doon sa pinaka puno niya po. Guys, tapos na po yung wisteria flowers natin. Ayan na siya, guys. And yung pinaka puno niya po, tinusok na lang natin siya dito sa pinaka base natin para magmukha siyang totoo, guys. Ayan. Ayan po yung mga flowers niya. And guys, ayan siya. Alright guys, thank you for watching po. See you on my next vlog. Bye po!